So what's up guys, it's me again, Yung Extreme. So kagising lang natin. So time check, it's just 5:30 in the morning. So every morning is 10 tayo gumigising. Pasensya sa boses. Kagising lang talaga natin and medyo malamig ngayon, ulan. So we wake up early kasi magka-cardio muna tayo. So that's the first thing that we really need to do. Medyo mabigat yung katawan natin kasi nag-legs tayo kahapon. Pero we need to push ourselves. So we're like 13 days out. No joking na, medyo malapit-lapit na, kaya push natin. Medyo masakit pa yung legs natin. So medyo challenging yan talaga mag-cardio na nag-legs pa lang. Kahit gusto ko matulog guys, kailangan i-push natin yung sarili. No time to relax guys. 13 days out. Sobrang lamig. Time check, it's just 4:45 in the morning. So yun guys, wala nga tao. Malamig, sobrang lapit lang ng gym. Lalakarin lang natin. Yan yung medyo challenging sa atin yan. Medyo gutom na kayo. Gising nyo umaga, medyo gutom. Tapos kailangan nyo pa mag-fasted cardio. Pero sacrifice, di ba? Ganun yung sacrifices na kailangan nyo gawin. Time management. Literal guys, na gagawin nyo ano. Sleep, eat, then train. Then sleep again. Di ba? Parang palit-ulit lang. Yung guys, tapos na tayo mag-cardio. After cardio is we just do our first meal, yung 40 grams of oatmeal. Tapos after yung 40 grams of oatmeal is nag-prep, meal prep tayo. So right now is I'm just waiting na maluto yung chicken breast natin. Then we're going to eat our interval meal exactly 8 a.m. in the morning. Tapos cool down ng kaunti. Tapos straight na tayo sa gym. And that's my daily routine every morning. So morning is like one of my busiest part of the day. Then during afternoon, that's the time that we edit our vlogs. We take a rest. Teka, prep lang natin yung meals natin para pakitosan yung interval meals natin sa ngayon. So medyo mababa talaga yung carbs natin. 60 grams of carbs. That's why we're drinking pre-workout daily to boost up our workout para mas maganda pa yung pump natin, di ba? Kasi mahirap rin na wala tayong parang support during workout. So it's just 7:33, 8 a.m. yung interval meal natin. So hintay lang natin na mag-8. So what I do, usually pag medyo early pa is I just cool down a little bit, talk with my clients, through phone. Yun yung problema, lalo na ngayon na medyo low carbs tayo, tapos nagka-cardio pa tayo, is a little bit drained. So maga, that's why very important talaga yung pre-workout. Malaking tulong yun. So ginawarin natin, that's why kumakain lang muna tayo before mag-workout para may laman yung channel. Kasi mahirap rin mag-workout, oatmeal lang yung laman. Diba? Kasi usually, nagsimula tayo mag-workout, probably mga 8 or 9, tapos natapos tayo mga 11 na. So, hindi na masyadong matagal yung interval nung second meal tsaka yung third meal natin. Kaya ginagawa ko is, kumakain na lang muna tayo para yun yung sinusunog natin during workout. Tapos, may post-workout meal tayo, yung third meal na natin para after workout. As usual, lalagay natin sa Tupperware. Then, just going to eat para sa pre-workout meal natin. So 150 grams of chicken breast na to, then 60 grams of carbs. So medyo mababa yung carbs pero push lang natin. Wala pa rin lasa, walang asin. Just plain chicken breast, good old chicken. So we eat this meal every day, every single day the same meal for almost since late January tayo nag-start mag-prep. Nung January, nung first month natin ng prepping, may timpla pa yung chicken pero afternoon is wala nang timpla. So that's the truth about bodybuilding guys. Mentally challenging talaga. Dalo na pag nakagutom. Pero you're always parang ano eh, ngayong prep week, always gutom. Parang gusto nyo lang talaga kumain everyday. Kahit Skyflake, sobrang sarap ko na ngayon. Pero yun, just enjoy lang natin yung process kahit medyo challenging. Parang may target time kayo, tapos slowly nakikita nyo yung hard work nyo na nagpe-pay off. Parang nakikita nyo yung improvement, na nag-improve nyo yung katawan. That's what I love about, parang buhay lang yan eh. Sobrang sarap sa feeling na nakikita mo yung improvement mo dahil sa hard work mo. Kahit gaano pa karaming supplements or enhancements yung gamitin nyo, if wala ang kasamang hard work, kulang pa rin eh. Kulang pa rin. Going to start using enhancement, kailangan mas stricto talaga kayo sa pagkain nyo.
Then wala talagang bisyo, kailangan control sa lahat. And then syempre, yung pag-dose rin, huwag niyo masyadong taasan. Kung akala niyo kahit chill-chill na lang kayo, kahit may ginagamit na kayong enhancement drugs, kulang pa rin. Kailangan pa rin hard work lahat. We're really trying our best not to give the best package. First competition natin, I'm really medyo kinakabahan, pero try lang natin. Try lang natin yung best. You have your RBCA, then of course our workout. Medyo mahihiya yung aso namin. Probably 15 minutes to 30 minutes yung tama nung ano, yung pre-workout na to. And by the way, sa taste nito, sobrang sarap. You can actually get this at waking. So, let's hit some back workout. Kahit may low pressure, workout pa rin tayo. Body update. So, 2 weeks out. So, tapos na natin mag-back workout. So, mag-body update muna tayo. Then, we're going to eat some abs workout. So, rest lang muna tayo ng konti. So, really important rin, guys, yung posing. Kahit gano'ng kaganda yung katawan nyo, if hindi nyo kayang, hindi maganda yung pag-present nyo dun sa stage, mahirap pa rin manalo. So, really trying my best. Gawin yung posing. So, still the same posing routine. So, since nung kay Master Raymar pa last year, really trying to get that pose. So, tignan natin. Well guys, I'm trying my best na mag-post na walang glasses. Pero actually, kung walang glasses, halos wala akong makita. Like, very blurry yung vision. Pero we're trying. Practice kasi sa stage, actually much better ata kung walang eyeglasses, diba? Okay guys, so we're done working out.
solid workout. Nakapag-cool down na tayo. Minum tayo ng whey protein. So advantage is pag medyo malapit lang yung gym sa bahay nyo. Like right after is nasa bahay ka na. So buting-buti medyo humupa na yung ulan. Dito na tayo. Ayan. Cool down. Prep lang natin yung lunch natin. Post-workout meal. Guys, we're going to eat our lunch or our third meal of the day. So doon sila kumakain doon sa Tina. Ayoko doon kumain kasi masarap yung ulam nila. Pork chop. So isa sa pinakaboritong ulam. So yan yung isang challenge. Control and discipline. So ginagawa ko is dito na ako kumain sa kwarto para hindi ako mainggit. Diba? So yun yun. Inihintay ko lang talaga na yung oras na kumain tayo kasi medyo challenging. Medyo nakakagutom. Pero okay lang yan. Tiis-tiis lang and grind hard lang tayo. So, and guys, this is our lunch. Still the same. 150 grams din yung kamote ng 60 grams. So, chicken breast, tinasa natin pero mababa yung carbs natin ngayon. Eh. So, pambawi natin sa calories. So, again, thank you so much for watching, guys. Just, you know, share ko lang sa inyo what it takes really to do prepping, di ba? Yung mga sacrifices na ginagawa natin, di ba? So, fitness is not just all about working out. One of the most important thing rin is yung kinakain natin, okay? So remember, you are what you eat. So, I'm a chicken breast and kamote. Joke lang. So guys, thank you so much for watching. Don't forget to click that subscribe button, ring the bell para update kayo sa bago kong videos. So, 13 days out. Malapit-lapit na. Okay? Go.